Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila bistado nga ang ginagawang korupsyon ni Lizasmüggs at linabas nga ni Madam Maharlika ang ebidensya laban sa kanya. Dito nga natin mapapatunayan na ang kanyang mga appointee ay tila mas malaki pa ang suhol kaysa sa kanyang mga sahod at tila may nakukuhang parte nga ito. Kaya naman hindi pinalagpas ng marami at binatikos nga ang kanyang ginagawa dahil bistado na ang mga 15 na car at mga kabahayan na binigay niya sa mga appointee niya. Ito nga ang tila nakapagtataka bakit kaya ginagawa ito ni Lizasmüggs na pinapalubog ang bansang Pilipinas at wala di umanong aksyon ang kanyang asawa. Dagdag nga ng maraming netizen, tama ka Maharlika, hindi may iwasang meron makalusot na magnanakaw sa bawat administrasyon. Ang masaklap ay kung ang nakaupong administrasyon ay hindi lang napalusot, kung hindi pinakaulo mismo ng kawatan. Grabe talaga, dapat kunin ng susunod na uupo lahat ng bagay na pinatayo nila. Di naman nila pera ang ginastos dyan, kung di pera ng taong bayan. Kung anong meron sila ngayon, hindi nila madadala sa hukay. Keep our fingers crossed sa isa't isa sa kanila. Magkaroon ng karma that they will never survive and they will take it into their own graveyard. I really believe President Rodrigo Duterte since he said this. No, I cannot because nandyan si Marcos sa lakas CMD. Hindi ako believe sa kanya. He is really a weak leader. Totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Spoiled child. Only son. Of course, he can talk, he delivers English. Ma-articulate pero sabihin mo may crisis ganon, he's weak leader at saka may bagahe siya. Yan sinasabi ko sa inyo, bantay ka dyan, magkamali ang Pilipinas. Yan na ang nangyayari ngayon. Kawat dito, kawat doon. It's so sad. I love our country. Kahit nasa ibang bansa tayo, nandun ang ating mga kamag-anak. Kung totoo lang talaga ang barang, ipapabarang na lang sila. May God help the people of the Philippines and our country. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka ba lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So dito ipapakita natin sa inyo ang mga magagarang bahay, okay, na pinurchase ng General Manager ng Philippine Ports Authority. Pero magbibigay muna tayo ng background, okay, kung sino ba itong si Jay Santiago, Attorney Jay Santiago, na General Manager na ngayon dyan sa Philippine Ports Authority. Kung natatandaan ninyo, na bago pa, pag-upo na pag-upo ni Kuting ay nagkakagulo na ang kanyang administrasyon dahil sa supposedly na inappoint na si Pastrana na pinatira ni Lisa kay sa kanyang bagman o sa kanyang ampon na si Taning Pinoy. Alright? So tinira ng tinira yung appointee ni Attorney Vic Rodriguez kesyo ito ay mayroong conflict of interest. Right. So yung pwesto na poop na supposedly na pamamahalaan nitong si Pastrana ay Philippine Ports Authority. So ibinulag lahat tayo noon, yung mga hindi pa nagising na ay si Attorney Vic Rodriguez ay masamang executive secretary kasi nag-a-appoint siya ng taong hindi pa pagkatiwalaan sa bayan dahil nga itong si Pastrana ay may ganito, may ganyan, di ba? Pinatira ni Lisa Araneta 'yon. Kay Taning, sila nila Tuning para hindi matuloy at para masira ang appointment at kalaunan na wala na nga si Attorney Vic Rodriguez kasi siyempre mas pinili ni Kuting maging traidor, taksil sa kanyang kaibigan at tumulong sa kanya, 'di ba? Mas pinili niya siyempre magtaksil sa kaibigan kesa naman madjombag siya ni Lisa. Okay, 'yan yung history. Then hanggang sa na-retain, okay, itong si Attorney Jay Santiago. Na-vlog na po natin siya. All right?
Na-vlog na natin siya noong June 29, I think. Noong June 29 o June 30, nag-vlog tayo dito. Na kung saan ang kanyang ahensya na pinamumunuan na Philippine Ports Authority ay kinwestiyon. Okay? Na not kinwestiyon, in-audit ng Commission on Audit na naglulustay ng pera ng bayan. Hawak ko ngayon ito, right? Itong report ng Commission on Audit na ipinakita ko na rin to sa inyo, kung saan nakasaad po dito ang notice of disallowance na naka-address sa opisina ni Attorney J. Daniel R. Santiago na appointee ni Lisa. Okay? At ni Kuting. Ngayon, nakalagay dito, attention Mr. Russell Q. Badadilla, Manager Controllership Department. Basahin ko lang itong part na to. We have audited the payment made to Iaglahi Urban Builders for the procurement of supply and delivery of HEPA-certified purifiers covered by the check number 87421 dated May 11, 2022 in the amount of 9.8, almost 10 million. Sige, shortin natin kasi na-discuss na po natin ito. So, ang opisina ni Jay Santiago na appointee ni Lizasmüggs at ni Kuting ay nag-purchase not only, well, particularly itong purifier na ito na ipinakita ko sa inyo dun sa vlog ko na chinek natin ang presyo sa Amazon, alright, na more times 2, okay, ang presyo pinrocure ng opisina ng Philippine Ports Authority. At syempre, aprobado ni Attorney J. Daniel Santiago na appointed ni Lisa na instead of 29,000 lang ang unit price ng purifier na yon, pinatungan nila ng doble at mahigit pa. Naging 60,000. Alright? Sabi dito ng COA, the amount of 4,877.62 pesos and 89 cents was disallowed in audit because the purchase price of 165 units of HEPA certified purifiers amounting to 9.9 million was found higher overpriced by 4.8 million than the prevailing market price of 5,111,000. So sabi dito, it's overpricing. Overpricing constitutes an excessive expenditure which is disallowable in audit pursuant to COA circular number 2012-003 dated October 29 of 2012. Ngayon sabi dito, excessive expenditure signifies unreasonable expenses or expenses incurred at an immoderate quantity and exorbitant price. It also includes expenses which exceed what is usual or proper as well as expenses which are unreasonably high and beyond just measure amount. Sa madaling salita, mga palangga, sa simpleng, sa in layman's term, sa pagkakaindi natin, so sila ay na-audit ng COA na gumagaso sila ng sobra-sobra at nang dodorobo sila sa pera ng bayan. Not only that, kasama sa kanakwestiyon ng COA, okay, yung maliban sa pagpatong ng presyo doon sa pinrocure nilang purifier from 29,000 naging 60,000, na-discuss natin dyan, meron pa silang mga high-end gadgets like telephones, okay, mga drones, you know, mga furnitures, and another 18 million worth of office equipment ang na-question sa kanila, printers at kung ano-ano pa, at yung mga undeclared or yung mga vehicles na hindi namarkahan na government-owned. Diba? So, ginagamit nila ng private-owned. So, ngayon, mga kaibigan, dito natin ipapakita na ang administrasyong ito, hindi nila intensyon na mag-upo ng matitinong tao. Taliwas sa kanilang mga kasinungalingan na dapat hindi inuupo si Pastrana noon kasi ganito, kasi ganyan, dadadadada. Naku, pag tinanggal lang, sabi ni Taning na nag-aaral na ngayon sa London na natamatamasa ng pera ng bayan dahil siya'y kasabwat ng Araneta Marcos sa pangangamkam ng pera. Isang vlogger, okay, na namamalimos, na dugyot, na sinto-sinto.
na gustong maging political advisor na ibinukilya yan ni Attorney Vic Rodriguez, yaan ang inutusan ni Lisa para tirahin ng tirahin si Pastrana noon. So ngayon, napagbigyan dahil na jombag si Kuting, di ba? Dahil nga gustong tanggalin si Attorney Vic Rodriguez. So ano nangyari? Na-question ang kanilang appointee. Diba? Na-question. Hindi lang na-question, na-audit pala. Na-booking, na-bukelya, na nagdudod, nagma-mark up o sa makatuwid, nagnanakaw, nangangamkam. Hold your breath, mga palangga. Kung ang binukelya ko sa inyo na si Anton Lagdameo na in less than a year ay bumili ng 1 billion mahigit na bahay sa Forbes Park, si Lisa sa San Fernando, La Union, si Paul Americano Soriano, di ba, sa McKinley, at marami pang iba na paulit-ulit kong babanggitin dito. Now, tignan nyo to. May papakita ako sa inyong bahay. Alright? Magagalit kayo, talagang dapat ninyong makialam sa sa issue na ito. Itong bahay na ito ay log cabin at Tagaytay Woodlands, 3-bedroom. Tingnan natin. Ito ba yan? Yan. Oops. So yan palangga ang bahay ng hindi kurap. Okay? Nap inupo ni Lizasmüggs. Later on, sabihin ko sa inyo, after natin ipakita kung sino ang padrino ni Jay Santiago, kung bakit siya na natili sa kanyang pwesto. So akalain mo, habang nagugutom ang Pilipino, habang kayo ay hindi makahanap ng trabaho, ang Philippine Ports Authority General Manager ay bumili ng 3 bahay. Hindi lang 1 bahay, 3. So itong bahay na ipapakita ko ay sinan sa atin ang ng mga puting ahas natin, log cabin at Tagaytay Woodlands. Ayan. First picture. Yan. Okay. Ayan ang CR. Okay. Ayan po. Ayan. So yan, ibang bahay naman yan. So yung bahay na yan ay nasa, yung kanina, yung mga pictures sa loob. Yun ba yung interior? Yan po ay sa Woodland 3. Tagaytay Woodland. So yung bahay naman yan ay nasa, ngayon yung nasa screen ninyo, ay bahay pa rin niya sa Loyola Grand Villa. 2 lote po yan, at ang 1 lote ay doon niya pinaparada o nilalagay ang kanyang car collection. Not only car collection but expensive cars like Lamborghini, Porsche, Benz, at kung ano-ano pang mga luxury cars. Alright? So dyan po yan sa Loyola Grand Villa. Okay. Ito, tignan natin ang loob. Ayan. The same thing. Okay. May swimming pool. Oh, saan siya swimming pool? Ayan. Yan po yan ang bahay ng inupo ni Lizasmüggs sa tulong ni sa tulong ng kanyang BFF. Okay, ang tumulong diyan sa kanya ay si Okay. No, nandito. Tignan natin mga hitad. Grabe yung bahay na. Ang tumulong kung bakit na natili sa pwesto si Jay Santiago, ang kanyang BFF, okay, na si Enrique Razon, na siya ring may-ari ng Soler Hotel, na kung saan dyan nagrurumbuhan, nagsisession sila Lisa at ang mga taong gobyerno. Dyan sila nagmi-meeting, di ba? Dyan sila nagsisession, whatever kung anong session, meeting, pulburon, and everything. Alright? So yan ay mga galing sa ating putingas. Tapusin natin yung bahay, mga palangga. Hindi ba kayo, ayan, yan namang bahay na yan, na pinapakita ko ngayon sa inyo, right? Hindi natin to, para hindi tayo nagkakamali. Yung top shot na yan, ay nasa Alpha Land. You know, if you're familiar. Alpha Land Log Cabin. Okay? Pagmamayari pa rin yan ni Jay Santiago. Alright?
Ngayon, mga palangga, silang dalawang magkasabwat ni Attorney Cadano, okay, ng Philippine Ports Authority din. Alright? Ngayon, ito pa. So ngayon, mga kaibigan, sobrang ganid, sobrang pangangamkam ang ginagawa. Kung hindi nyo naitanong, itong si Jake Santiago ay dating nagtatrabaho din sa PAGCOR noong panahon ng Duterte. So ibig sabihin marami na siyang nakamkam. So kaya sinasabi ko palang, it doesn't matter kung nakaraang administrasyon, nakaraang nakaraan, wala tayong kinikilingan. Dahil lahat halos ng administrasyon ay may nagnanakaw. Ayan po ang bahay nila, tatlo. At meron din siyang resort sa San Fernando, La Union. Alright? Meron din. Ayan. Okay. Nababasa ninyo? Ay, wait. Nababasa niyo ba yan? Ayan, o. Oh. Yan, pinapagawa din nila. Private resort, nakita nyo? In La Union, under the name of contractor who cornered billions of project with PPA. Ayan, kasabwat sila ni General, ni Attorney Elmer Cadano. O, di ba? Ang bongga lang. Ang bonggang ng pagnanakaw sa bayan. Hindi ka ba mabubwisit nito palang? Hindi ka ba mapapamura sa ginagawa nito? Luxury cars, 15 luxury cars, more than that actually, sabi ng ating puting ahas. Ngayon mga palangga, kitang-kita naman the fact na inaudit sila, na wala silang habas, makapalang mukha, in broad daylight, walang pakialam, sugapa. Imagine ninyo, purifier pa lang yun, pinag-uusapan. Air purifier, 29,000 ang per unit. Actually, sobra na nga yung presyo na yun eh. Dahil chinek natin sa Amazon, may $400 lang. Mga ganon, di ba? Nung nakaraang vlog natin. So, pinapatungan nila ng more than 100%. At nasilip sila ng COA. Pero ano ang nangyari, mga palangga? Tahimik pa rin ang mainstream media. Walang masyadong nagre-report. Walang push para ipaalam sa taong bayan na, hey, eto po, ang Philippine Ports Authority ay dinodorobo, kinukurap ang pera ng bayan. Bakit lahat tahimik? Dahil ang nasa likod ng pangangamkam na ito, wala na pong iba, kundi ang Araneta and Marcos administration. Sabi ni Liz, hindi man lang sila nakonsensya. Hay nako, nakakainis isipin. Nakakainis talaga palangga. Dahil imagine mo, hindi pa nakontento sa isang bahay, dalawang bahay, tatlong bahay, at may resort pa sa San Fernando, La Union. Bakit? Magkapit-bahay ba sila nang pinapagawa din na mala resort sa San Fernando, La Union ni Lisa Araneta? So the fact na isang lugar ito, magkakasabot silang lahat. Dahil diba sa atin, pag isang lugar kayo, magkakakilala kayo. Isang barangay, magkakakilala kayo. My God! Anong kaputahan nitong putang inang administrasyon na ito? Tinatarantado na ang bayan. Walang habas na ninanakaw ang pera, mga palangga. Patayo ng bahay dito, di ba? Tinalbugan si Anton Lagdameo sa kanyang 1 billion na bahay. Tinalbugan si Paul Soriano. O tinalbugan si Lizasmüggs, o tipong si Lizasmüggs, o ito lang muna. Tatlong bahay, tas resort, tapos may mga luxury cars. Babangon ang bayan. Tapos inihahabol ni Kuting, inihabol niya yung food stamp kahapon dyan na nagbigay sa 50 katao as pilot run. That's only 150,000 pesos para sabihin na nagbigay sila sa mahihirap, eh 150,000 pesos lang yun palangga. Ang binigay sa mga taga-tondo, I hope talaga yung mga binigyan nila is deserving. I hope hindi fraud na yung mga taong binigyan nila ay mga dami lamang, tas ninanakaw pa rin nila. Ganun po ang mga gobyerno ngayon. Mas sahol pa sa linta. Ang linta pag nabubusog, tumitigil. Pero ito mga buwakaw talaga. Sobrang buwakaw talaga. Nakakagigil, sabi ni Casey. Sir Zorro, solid maharlika na ko. Yes, mga palangga. And JMS 12 TV. Si Heartbreaker nandiyan dyan. Okay?
Huli siya sa San Fernando La Union din, sabi ni John. Exactly. Diba? Bakit ito inaalaw? At ang kapal ng mukha, mga palangga, ang kapal ng mukha ng gobyernong ito, ng Araneta Marcos, dahil in 2025, ay patatakbuhin ang kanilang dalawang anak at si Risa tatakbo rin yan. Pag hindi nagbago ang isip. Kaya mayroong love for all. Hindi ba nga buwaka ng genemes? Uubusin talaga, talagang hindi sila magtatayo ng negosyo. Hindi sila magpapakahirap. Kasi wala naman silang business eh. May narinig ba tayo na may negosyo sila? Wala naman negosyo si Kuting. Dahil tamad siya. Ayaw niya mag-isip. Gusto niya mangangamkam na lang siya. You know what I mean? Mangangamkam na lang sila. So yung dalawang anak na wala namang alam, pati si Lisa, nagpapapromote-promote ngayon ng love for all, love for all niya. Tatakbo sila dahil hindi pa sila makontento sa perang na nakawi nila. Imbis manahimik na lang sila at inegosyo nila yung mga kinamkam nila. Not only that, yung asset ng mga Marcos na gustong ibigay ni Imelda. Butang ina. Ano to mga to? Salot sa kasalut-salutan. Masahol pa kay Satanas. Sobrang taksil sa bayan. Yun, sa mga hindi nakakita. Ayan po ang mga bahay nila. It's up to you to decide. Bahay ni Jay Santiago. Saan ka makakakita? Magkano lang ang sweldo niya, salary grade as general manager? Ay, hindi ko na check. Let's say, for example, sabihin na natin, kalahating million, which that's too much. Okay? 350,000 a month. Okay? Kung 350,000 a month, ang sabihin na natin, 1 million na lang yung sweldo niya. Sobra na, pinatungan ko na times 3 na. Ayan, yung bahay niya. Let's just say 500,000. Okay? Kailan lang siya? Okay? Sa pag-upo ni Kuting, oh, but times 12. Ang sweldo niya, that's only 6 million. Diba? Sa 12. How can you afford that kind of properties? Kung ang sweldo mo lang is 500,000 o less than that. Well, the fact na galing siya sa PAGCOR noong Duterte's time, eh nakakubra na rin siya. You know? Nakakubra na rin siya palangga ng pera ng bayan. Kasi yung si, ano na yan, si Jay Santiago na yan palangga, ay nagkaroon din ng, binigyan niya ng proyekto itong si Enrique Razon ng Soler, ayon sa ating puting ahas, di ba, ng mga malalaking projects. Alright? Na iyan si Enrique Razon na isa na ngayon sa economic managers ni Kuting ng Norte. So in payback, utang na loob, kaya siya na-maintain dyan sa, o nag-stick siya, o na, ano siya, na reappoint siya sa Philippine Ports Authority. So ganun kadumi. So ang mga mayayaman, ang mga negosyante, lalong yumayaman, how much, magkano yung asset ni Razon? Asan na, ano, tingnan natin si Razon. Kung magkano yung asset niya. Alright? Enrique Razon. Ayan, chinek natin. Oh, look at that. Alright? So, mayroon ka ng asset na 8.1 billion. Ayan, oh. Net worth. 8.1 billion. Tingnan mo yung mukha. Hindi ka pa pagod. Alright? Ayan. So, binigyan niya, nagkumita yan nung panahon ni Pangulong Duterte kasi binigyan siya ng project ni Jay Santiago. Kaya, dahil isa na ngayon, okay, nagkaroon natin. Dahil isa na ngayon sa economic managers ni Kuting si Enrique Razon ng Soler, kaya naman, payback time, naging general manager pa rin itong si Jay Santiago. So, kawawa yung Pilipino. Ang mga negosyante, ang mga politiko ayaw na magbanat ng buto. Kakamkami na ang mga Pilipino, middle class, mahirap lahat. Yung mga maliliit na nagninegosyo, nagtitinda, nag-oopisina, bayad kayo ng bayad ng taxes. Ang mga OFW, mga immigrants from all over the world, padala ng remittance. Tinutulungan natin ang ating mga pamilya, ninyo, di ba? Para magkaroon ng munting negosyo, nagbabayad ng tamang tax, di ba? Yung mga nagtitinda nga dyan sa bangketa, recently may nakita ako yung mga nagtitinda na mga nasa Bilao lamang, mga palangga, pinaguhuli ng MMDA. Okay? Ng grupo ni Artes. Okay? Na magnanakaw din. But anyway, nakakalungkot. Kasi itong mga vendors, although, you know, mga illegal, yung minsan, wala talaga sila sa tama. Di ba? Yung kanilang pinagtitindahan.
Pero dapat may proyekto ang gobyerno dyan sa halip. Pinagkukuha pa yung tinda. Minultahan pa yung mga kawawang vendors. Pinagkukuha pa ng mga tinda nila ng mga tauhan ng MMDA. So ang mahihirap, lalong naghihirap. Lalo silang kinakawawa. Pero itong mga negosyante, katulad ng Soler, katulad yan sa Okada dispute, patuloy na kumakamal ng pera, then may share ang mga nasa gobyerno, katulad ni Bombong at ni Lisa. May share, may cut sila. Kasalanan natin to? Yes, may kasalanan tayo dito. Pero mas may kasalanan sila dahil nangako sila na maglilingkod sila sa bayan, ibabangon nila ang Pilipinas, buwakan ang ina nila. Hindi nila binangon, sa halip kinakamkam nila ang pera ng bayan. Ayaw nilang magtrabaho. Gusto nila ang tax money ninyo, ang tax money ninyo ay isushoot nila sa bulsa. Kaya 'di ba napansin niyo, wala man lang naglalakas ng loob sa Kongreso. Nasaan ang mga matatapang? Only Magalong ang mag-isang nagsasalita tungkol sa korupsyon. Oh well, si Tevez nandiyan at nasasangkot din, 'di ba? Binubukilan niya yung mga shabuyas at ang mga lagay ang mga komisyonan dyan sa what you call it sa Kongreso. At kayo, nandiyan kayo mga palangga. Sabi ni Ram Rami, okay na lang at least marami nakakalam na sila ay hari ng kawatan. Alright? Yeah. Hindi ko alam kung saan tayo, saan kayo pupulutin palangga sa Pilipinas. Sabi ko, ako natakasan ko na yung maduming laro ng Pilipinas, ng mga politiko sa Pilipinas. Pero paano naman kayo dyan na naiwan sa Pilipinas? Wala silang humpay na nakawa. Naalala ninyo nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog last year about sa ahas. Sabi ko, yung in-expose ko sa inyo na ito may nakawan sa agrikultura. Yung unang-unang malaking expose natin, yung sa pagbili ng sibuyas sa agrikultura ng 537, tapos ibinenta sa Kadiwa. Ano ang sabi ko sa inyo? Yung sa housing, si Acuzar, sabi ko marami pa sa agrikultura, sa yan sa tourism at kahit saan, sabi ko marami pang lalabas. True enough. Grabe mga palangga, hindi ko kinakaya ang pagiging buhakaw ng mga buwakan ng inang to. Well mga kababayan, dito nga natin makikita ang katapangan ni Madam Maharlika na isiwalat ang totoong nangyayari sa loob ng Malacanang na hindi diumano pinapalabas sa mainstream media na mga bias. Dito natin makikita na tila talagang natatakot ang mga supporters ni Madam Maharlika sa kanyang ginagawa dahil sobra-sobra na. Ang tanging kahilingan nila ay hindi siya matulad kay Percy Lapid dahil kung matatandaan natin, puro ang pagbabatikos at pagsisiwalit ni Percy Lapid sa mga kabulukan ng mga administrasyon noon. Well mga kababayan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.